display, ito na siya. Ito, may trigger ka lang. Pwede mo off the fly, pwede ka magpalit na drive, na height ng windshield. GS ng BMW, although hindi ko pa na test drive, tsaka yung sa Multistrada na V2 or V4. Hello mga BRC, ngayong araw na to, pupunta tayo sa Harley para i-check yung kanilang bagong motor. Sana ma-test drive natin at papaalam natin kung ayaw nila, hold up din na lang natin. Yup. Pero, tamahan nyo ako ha. Tingnan natin yung bagong adventure bike ng Harley. Ayan, nandito na nga tayo sa Harley. Kasama siyempre si JJ. Kung gusto nyo kumuha ng Harley, murang-mura lang. Magsampang lollipop. Chupa Chups. Oral pleasure. Tara, tignan natin. Ito na siya. Ito, may trigger ka lang. Pwede mo off the fly. Pwede ka magpalit na drive. Na height ng windshield. Sa iba kasi, kailangan pang bumaba ng bike. May screw ka. Then yung mga levers mo, yung brakes, lahat full system na Brembo. We were so happy. Comfortable. Oh, comfortable kasi talagang flat. And then we have to get bike hindi na compromise yung suspension. Kasi iba yung makaiba sila ng thrill naman. Iba yung thrill ng cruisers, iba yung thrill ng adventure bikes. Kung anong group sasamahan nila, yun yung gagamitin nila. Fine yung piligan. Tara na. Let's go. Bahala na. Galit din to. So yun na nga, na test drive natin. Everything's cool, masarap. Actually masarap dahil siyempre adventure bike.
Hindi lang ako sanay kasi medyo nakatip to. Diba, doon sa Harley na cruiser, talagang mababa. Ito si ano ko, yung... Maganda yung pagka lumilikod, tsaka ano. Diba yun, sarap ng lumilikod. Diba? Yung play niya. Diba yung play, tsaka yung balance. Kasi pagka yung mga cruiser, medyo alalay talaga eh. Na-try mo rin yung rain mode niya, sir? Takto, medyo mula. Oo, eh. Tinry ko nga eh. Pagka naka-rain mode kasi, mas mag-activate yung ABS at traction control. Ah. So, mas magandang braking pag naka-rain mode. So, yun na nga. I-review natin ng konti yung Pan-America ng Harley. Actually, yan ang kauna-unahang adventure bike ng Harley. Usually, di ba? Actually, lahat pala. Puro cruiser yung sa Harley. So, ito yung first nila adventure bike. So, ano masasabi ko? Siyempre, compare mo sa cruiser, magaan, sarap, gasarap, gasarap. Alas man ang buhanga mo, ha? Kasi maganda yung shocks. Ano talaga, pa bako-bako, at saka lupa. At saka syempre, sigurado ako masarap yun pagka long ride. Kasi mabilis. Actually, yung ano na, yung power nga daw niya is 150. Yung cruiser, 80 lang in terms of yung hatak. Ngayon, ano yung nakita kong maganda? Yun na nga, soft siya, maganda shock, malaki din, macho din. Kasi ako mahilig ako sa black eh. So, i-compare ko dun sa, ang comparison niya, yung GS ng BMW. Although hindi ko pa na-test drive. Tsaka yung sa Multistrada na V2 or V4. Na-test drive natin yan by next week sana. In terms of look, mas gusto ko yung looks ito. Siyempre, Harley kasi brusco eh. Macho, black. Yan yung mga type ko eh. Ganyang klaseng style. Sabi nga, when you go black, you will never go back. Wala na. Finish na. Basta ganun na yun. Napansin ko lang, yung same na style ng Harley na medyo mahirap ibalik sa neutral kasi yan ang ano eh, yan ang hindi naman sakit pero yan ang karamihang cruiser na Harley yung binabalik sa neutral, medyo hindi madali. So nandun pa rin yun dun sa Pan America pero slight lang naman. I mean, normal yon para sa isang Harley. Pangalawa, syempre yung init nandun pa rin kasi syempre twin yan eh, twin valve yan. So mainit talaga. At saka pag nagbukas yung hangin niya, yung airflow niya, ma-feel mo sa legs mo. So, hindi ka pwede mag-pek-pek shorts. Joke. Eto, to be honest ha, hindi ko lang alam dahil sasanay lang ako. Pero so far, mas gusto ko pa rin yung cruiser. Siguro, kung bibili ako ng bike, another bike. Pero yung papalitan ko yung cruiser, parang hindi. As of now. Ewan ko pag na-test natin yung ibang brand. Pero hindi ko alam eh, kasi iba yung feel na nakaupo. Naka-ano ka lang, naka-relax. Diba, ganun ang cruiser type na para nakaupo, naka-relax. Ito kasi, lalo na pagpatigil-tigil dahil mataas, medyo nakakapagod. Although, maganda dito, automatic yung pag tumitigil, bumababa yung seats, nag-a-adjust. Yun yung kinagandahan nito compared dun sa ibang mga adventure bike. Nag-automatic baba siya. Kaya, actually, kahit mataas siya, flat ako pag nakatigil. Pero ganun pa man, iba kasi yung feel na naka-slouch ka pag sa cruiser. Diyan po nagtatapos ang ating vlog. Na-display na uli, napakarami kong motor. Pakilinin muna tayo, ha? Okay? Let's go!